So itong video to, papakita ko sa inyo paano ma-burn yung mga calories, yung mga pinagkakain natin nung Christmas at saka New Year. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Bago ko mag-open ang topic dito, sasabihin ko muna, Happy New Year sa lahat ng mga subscriber natin dito sa channel natin, sa lahat ng mga nagsusubaybay, sa lahat ng mga nanonood weekly or nag-aabang weekly dito sa video natin. Happy, 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 happy na. Happy New Year, guys. Happy New Year. Happy New Year, guys. Okay? Happy 2020. So, ibig sabihin, New Year, new gains. Yung sinasabi ko palagi, start ng taon ngayon, ibig sabihin ngayong January, start ng taong 2020. So kailangan lahat ng mga good vibes ipapasok natin ngayong January para sa buong taon magkaroon tayo ng good vibes, di ba? So ngayon yung topic natin ngayon dito sa YouTube channel natin, paano gawin yung HIIT or High Intense Interval Training. May ginawa akong isang video, makikita nyo mamaya yung personalized na video na ginawa ko. Ako lang nag-compose nito, pero sure ako na makakalusto ng calories, especially dun sa mga kinain nating mga calories during ng holiday season, especially nung Noche Buena bago mag-Christmas, di ba? At saka bago magbagong taon, syempre lahat tayo nag-celebrate ng Christmas, nag-celebrate ng New Year. Syempre pag sineselebrate natin yun, maraming kung ano-anong mga pagkain. Siyempre, hindi natin mapipigilan yung sarili natin na kumain ng marami kasama yung mga family natin, mga kaibigan natin pag-celebrate ng Christmas at saka New Year. Okay? So, itong video to, papakita ko sa inyo paano ma-burn yung mga calories, yung mga pinagkakain natin ng Christmas at saka New Year. Pero, bago ko upisa itong video, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, or kung bago ka dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. For disclaimer, at saka for clarification purpose lang, hindi po ako doctor, nutritionist, or dietitian, at higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, sasabihin ko muna, itong workout na to, mabisa to kung gagawin nyo to ng mabilis. Anong ibig kong sabihin ng mabilis? Yung mabilis, ibig sabihin na hindi kayo mag-rest, hindi kayo hihinto habang ginagawa nyo itong workout o yung circuit na papakita ko dito. Okay? Kasi importante to, kung gagawin mo to, pero hindi mo siya gagawin ng mabilis, palagi kang humihinto, ang mangyayari niyan, yung mababurn mong calories, eh mas mababa. Okay? So, mas mabilis mo itong gagawin, mas mabilis ka mag-burn ng calories. So, tandaan mo yan. Ito yung number one o yung importante na gagawin mo. Walang rest, walang hinto, gagawin mo to ng dire-diretso. Okay, sasabihin ko, mamaya habang ginagawa ko yung exercise na to o yung routine na to, sabihin ko kung kailan ka mag-rest. Okay? So, ngayon, habang nagsasalita ako ngayon dito guys, makikita nyo ako dito sa baba. Ayan, dito ako sa maliit na square. Ayan, nandito ako ngayon sa maliit na square. Ginagawa yung workout na sinasabi ko dito, okay? Papakita ko muna sa inyo yung mga equipment na kailangan nyo dito. Kung meron kayong mga equipment ganito sa bahay, pwede itong gawin sa bahay lang. Or kung may equipment kayo na pwede nyong isubstitute dito sa routine natin, sa pinapakita ko ngayon dito, okay yan, isubstitute nyo. Kasi yung mga ginamit ko dito, gamit to sa gym, okay? Kung meron kayo dito sa gym, mas better. Pwede itong gawin sa gym. So, kailangan nyo ng limang station. Yung limang station na yun, yun yung station na gagawin nyo yung exercise o yung routine o yung workout routine per station. Okay, nagigets nyo? Meron kayong station number 1, station number 2, station number 3, station number 4, at saka station number 5. Okay? Yung limang station na yon, ibig sabihin, gagawin mo yon for at least, minimum guys ha, minimum ng 3 set. Iikot ka sa kanya ng 3 beses. Ayun yung kailangan mong gawin minimum, pero yung maximum nito, gawin mo siya ng mas marami, mas better kung anong kaya mo. Kung kaya yung gawin to ng 5 sets,
to 6 sets or 7 or 8 or 10 sets, mas better kasi ibig sabihin mag-lose ka ng mas maraming calories. Okay? So, ang kailangan nyo gawin, una, yung number 1, ito na naman eh, una, number 1, parehan din yan eh. So, yung una, ang gagawin nyo, yung exercise number 1, ang kailangan nyo dito ay yung ladder. Yung ladder, yun yung gagawin yung step na gagawin nyo dito sa workout na to. Okay? Yung ladder, ang gagawin nyo, kailangan yung paa nyo mabilis. Pag ni-step nyo yung paa nyo, kailangan dito mabilis. Ito yung number 1 or exercise routine dito sa HIIT or high intense interval training natin. Okay? Yung number 2 naman, ang gagawin nyo, pagkatapos nyo gawin yung isang ladder step, pumunta naman tayo doon sa may bench. Ang gagawin naman natin sa bench, tatalon tayo. Tatalon tayo ng kaliwa at kanan. Kailangan dito mataas yung talon at saka walang hinto. Kasi kung hihinto tayo dito sa exercise na to, ang mangyayari dito, yung heart rate natin bababa. Ang importante dito sa exercise na to, sa heat na to, kailangan yung heart rate natin tumaas. Kapag tumataas yung heart rate natin, ang ibig sabihin, nagbe-burn tayo ng calories. Pag mababa yung heart rate natin, ibig sabihin, wala tayong nabe-burn ng calories. Okay? Tandaan nyo yan. So, kailangan mabilis. Tandaan nyo yung sinabi ko kanina, walang hinto, walang rest. Tapos, pumunta naman tayo sa pangatlong station. Pang-una, yung sa ladder. Pangalawa, yung sa bench. Pangatlong station naman ang gagawin natin dito, yung tinatawag ko dito, yung medicine ball. Okay? O yung weighted medicine ball. Ang gagawin natin dito sa weighted medicine ball, ihahagis natin ito pababa para makaburn tayo ng calories naman sa upper body. Okay? So, nakikita nyo, ginagawa ko dito, walang rest, mabilis dapat ito. Yung weight ng medicine ball dito, medyo mabigat kasi una sa lahat, para to sa endurance, okay? Para din to habang ginagawa natin, tinitrain natin yung upper body natin, pati na rin yung lower body natin. Tandaan nyo, yung weight ng medicine ball dito, eh hindi ganun kabigat, pero hindi din ganun kagaang. Kailangan tama lang para magawa natin yung tamang exercise. So, sumunod naman na station, pumunta naman tayo sa kettlebell. Okay, yung pang-apat na station, kettlebell naman. Ang gagawin dito sa kettlebell, eh hahawakan natin to habang nag-i-squat tayo, okay? Or tinatawag nilang goblet squat or kettlebell squat. Gagawin natin to for at least 15 repetition. Tandaan nyo itong repetition na to, ha? 15 repetition gagawin nyo dito para mas maraming repetition, mas maraming burn ng calories. Tandaan nyo yan. So, pagkatapos nyo itong gawin, diretso na tayo sa fifth or sa pang-last station natin. Yung station natin, ito ulit yung medicine ball. Ang gagawin natin, kukunin natin yung medicine ball sa baba, tapos iti-twist natin yung katawan natin pataas kung saan natin kinuha yung medicine ball. For example, kinuha natin yung medicine ball sa kaliwa. Ang pagtaas ng medicine ball naman, eh, papunta ng pakanan. Okay? So, tinitwist natin yung katawan natin. So, 15 repetition sa kaliwa, plus 15 repetition sa kanan. Okay? Ayun yung isang set or yung limang station na gagawin natin. So, tandaan nyo, per station, walang hinto, walang rest. Kailan tayo mag-rest or kailan tayo kailangan huminto? Pag nagawa na natin yung limang station, sabihin na natin yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, nagawa natin yung limang station, saka tayo mag-rest. Okay? Saka tayo hihinto para magpahinga. Pero, tandaan nyo to, ha, yung pahinga natin dito, eh at least kailangan, minimum lang to, ha, ng 60 seconds, okay? Ayun, sinasabi ko dito, 60 seconds, 1 minute, sakto yun, okay? Hindi kayo susobra. Kasi, ang kailangan natin ito, minimum rest. Kapag mas matagal tayo nag-rest, ang mangyayari sa katawan natin, eh, yung momentum at saka yung heart rate natin, bababa yun. Kailangan ma-maintain natin yung heart rate natin ang mataas para pagpawisan tayo. Kasi kapag hindi tayo pinagpapawisan, ang mangyayari niyan, yung calories sa katawan natin, eh, hindi magbabawas yun or hindi mawawala. Tandaan nyo, yung pawis natin, ayun na lang yung taba natin o yung calories na pinagkakain natin, okay? So, kung mas marami tayong pawis, mas maraming taba na nilalabas natin sa katawan at saka mas maraming calories na babawas sa katawan natin. Tandaan nyo, yung pawis, ayun yung taba, ha? Kailangan maalis yun. Kailangan maraming pawis, mas better. Ang recommended ko dito, kailangan tatlong set. Minimum, guys, ha? Yung tatlong set. Para makarecover ka naman, ang sinasuggest ko dito, kapag nag-rest ka ng at least 30 seconds, ang sinasuggest ko na uminom tayo ng tubig. Okay? Maraming tubig. Kasi kung hindi tayo iinom ng tubig, ang mangyayari niyan, hindi tayo masyadong pagpapawisan. Kasi yung pawis natin, saan pagaling yun? Sa tubig, di ba?
So, yung tubig, kailangan inumin natin for at least 1 gallon a day, okay? Kung kaya natin uminom ng 1 gallon, mas better yon. Pero, ang sinasuggest ko, half a gallon, okay na. Alam ko kung gaano kahirap uminom ng tubig, especially kung lagi tayo umiinom ng soda or soft drinks. Yung soda or soft drinks, eh, hindi maganda yon sa katawan natin kung iinumin natin yung palagi. So, ang sinasuggest ko, kailangan uminom tayo ng maraming tubig kasi yung tubig, makakatulong yon, especially sa katawan natin kung nag-lose tayo ng weight or nag-gain tayo ng weight, okay? Yung tubig, yun ang dapat inumin natin palagi. Saka guys, kung nakikita nyo dito, yung partner ko ginagawa din tong routine na to, pinapagawa ko rin sa kanya to kasi gusto niya rin ma-experience to. Kaya, itong workout routine na to, hindi lang to sa panlalaki, pwede rin to sa pambabae. At saka guys, mabisa to, sabihin ko sa inyo kung gano'ng karaming calories ang malulose nyo dito kapag ginawa nyo to ng at least 3 sets ng minimum rest or ng walang masyadong hinto. Yung calories na mag-burn natin dito, eh at least, tandaan nyo to ha, at least 400 calories. Ayan yung recommended ko kung gagawin nyo to ng mabilis. Pero, kung gagawin nyo to ng mas madaming set, ang mag-lose nyo dito ay more than 400 up to at least 800 calories. Okay? So, dodoblehin nyo yung 3, gagawin nyo yung 6 sets. Siyempre, pag dinoble nyo yung 400 calories, ang mabiburn nyo ay 800 calories. So, kailangan natin maburn yung lahat ng mga pinagkakain natin nung mga Christmas at saka New Year or yung holiday season. Okay? So, guys, ito muna yung video natin ngayon. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana i-share nyo itong video ko. Saka guys, kung mayroon kayong gustong i-add sa mga exercise na naiisip nyo, eh i-comment nyo lang dito sa video sa baba. Hintayin nyo yung mga comment nyo. Ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Saka tandaan nyo, nag-upload po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin every Friday para sa bago kong video. At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So, I'm out for today. Thank you for watching. Excuse me. So, I'm out for today. Thank you for watching, guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Peace!